Nihingal ako sa init, hindi ko alam bakit. Grabe, init ngayon. Nakababa na yung ano ko, yung mask ko. Nakaano na yung sa ilong. Pero ang init, nahapo ako sa init. Ano, sa init, nahapo ako. Nihingal ako, nahabol gining ako eh. Kapag nagsasalita eh, kahit pahinto-hinto ako mag-vlog, men. Hinto-hinto. Yo, what's up? It's your boy, Don Beast. Today, ngayong araw, pag-usapan natin itong Click 160. I-review ulit natin ito, no? Siguro naman, may karapatan na akong i-review itong Click 160 nito. For almost 1 year na gamit na natin to. 1 year user, di ba? Halos 1 taon na gamit itong Click 160. Siguro may karapatan na akong mag-review. At itong review na to is yung honest review ko lang. Wala tayong bias na kahit gamit natin tong motor na to. Ito naman as in 1 year of using. Mga review na rin sa mga upgrade natin tungkol sa Honda Click 160 na ginagamit natin for almost 5,300 kilometer odo sa paggamit na itong Click. To be honest, sa paggamit ko na itong Click 160 na to, nag-enjoy naman ako sa kanya at masaya ako sa binibigay niyang power. Masaya din naman ako sa itsura niya, mas lalo ako nagagandahan, lalong lalo na ngayon. Hindi ako binibitin na itong Click na to. Makikita nyo naman yung rides ko kapag gamit ko tong Click halos lahat walwalan talaga. As in, sa ngayon wala siyang binibigay na problema sa akin. Air filter ko hindi ko pa nga rin pinapalitan, all stock pa rin yan. Pero ganun pa din. Pero balak ko na palitan naman na rin yan, air filter na yan, dahil nasa 5,000 kilometer na rin. Pero sabi kasi sa manual 8,000 or 6,000 kilometer. Pero ako bala ko na siyang palitan dahil parang gusto ko yung ano washable na lang. Sabi nila kasi maganda yung washable. Tsaka tong motor na to, tong Click na to, hindi ka talaga niya bibitinin eh. Halos lahat ng ano may bibigay niya sa'yo. Compare na lang kung naghahanap ka ng comfort, doon ka talaga niya, doon ka talaga matatalo sa comfort. Pero kung ang Click naman kasi hindi ito ginawa para sa comfort, diba? Hindi tulad ng mga touring bike, hindi tulad ng mga PCX, hindi tulad ng NMAX, ADB, mga ganun. Comfort ka talaga doon. Itong riding position din kasi nito upright talaga, kumbaga na aggressive. Tsaka yung mga isyong na ano natin hindi naman ako binibigyan ng sakit pa ng ulo. Yung mga sinasabi nilang plastic daw, nakalimutan ko eh, yung gear na plastic daw dito dapat palitan na kasi nasisira daw agad. Sa akin halos 5,000 na, hindi pa naman siya nasisira. All goods pa din. Hindi pa naman sumasakit ang ulo natin sa kanya. Hindi niya tayo binibigyan ng sakit. Halos alaga lang din talaga sa change oil. Ayun lang naman ng ano natin dyan sa motor eh. Alagaan mo lang yung change oil sa kanya. Alagaan nyo lang sa maintenance. Kaya yung mga na-encounter natin na issue, normal lang yun. Hindi naman niya, hindi naman napakalaking issue noon yung mga na-encounter natin. Ito, alam mo, halos wala akong makikita ang issue dito. Ang balak ko na rin talaga bumili ng pipe ngayon. Balak ko na magpalit. Ngayon ganyan o, ina-adjust. Gusto ko ina-adjust yung pipe eh. Na-adjust yung ingay niya, para kahit saan tayo nagpunta, okay. Hindi tayo yung kinakabahan dahil sa ingay ng pipe natin. Napakainit ngayon, no? Grabe. Ang sakit sa balat. Ay. Ang hirap huminga, nakawano kasi ako. Nakabalak laba pa ako. Ang hirap huminga. Tatanganin ko nga muna, ibababa ako. Nahihirapan ako huminga. Hindi rin naman ako naka close yung
visor ng helmet ko. Ayun na, ayoko kasi nag-half-face kapag ka lumalayo ako eh. Makainit nga lang naka full face ka. Siguro ayun lang na yung masasabi ko sa review ko na almost 1 year ka nagamit to, no? Dun sa goods niya na all goods talaga sa performance. Wala akong masasabi. Doon lang naman sa mga issue na shocks, sa issue sa brake, okay naman. Nung napalitan ko naman siya, okay naman siya. Walang problema, walang binigay na sakit na ulo. Yung dragging, okay naman. Dahil normal lang naman yun sa scooter na ganito, na madragging talaga. Kayang-kaya naman natin i-upgrade yun. Preno naman na, adjust naman to eh, no? Sa akin nga malalim na yun. Pero mas sanay ako ng ganito eh. Yung hindi bigla. Kasi pipreno pa naman na ayos sa harap eh. O yung traffic. Pogi ng Mini Cooper. Grabe yung init, mga sir. Halos wala akong masabi, no? Sa review natin dito. Dahil di tayo makapag-focus sa init. Siguro gagawin ko na lang ng ulit na bagong video yung pag-review natin dito ng almost 1 year na paggamit sa ating Honda Click 160. Pero ngayon, samahan nyo na lang muna siguro ako. At magkwentuhan na lang tayo. Tsaka tingnan, kwentuhin lang na din natin yung mga magagandang binibigay na itong Honda Click. Tsaka yung anong mga issue na nakakaharap natin. Dahil hindi ko rin napaghandaan din yung video na to ngayon. Dahil nga bigla ang labas lang to. Meron lang ako nga sikasuin sana. Sabi ko halos ilang araw na rin akong walang upload. Kaya ginawa ko magbo-vlog na rin, sabi ko. Kinuha ko na yung camera para makapag-vlog-vlog na rin. Ayun nga, no. Iniisip ko ngayon is magpalit ng pipe tsaka magpalit ng mugs. Hindi naman magpalit ng mugs na agad-agad. Yung kulay lang ba? Papalitan ko lang ba yung kulay niya? Gusto ko sanang gawing candy red kasi parang ang pogi eh, no? Puti tapos candy red. Kasi gusto ko rin gawing kulay-pulay yung flat seat ko. Titingnan ko pa yung kalalabasan muna, no? Bago ko ipa-candy red yung kulay ng mugs. Tsaka nag-iisip din kasi ako eh kung paparepaint ko na tong mugs. Tsaka iniisip ko rin kasi, diba, na baka magpalit ako ng mugs na 17. Sayang lang yung magiging pagpapakulay, yung pagpaparepaint natin. Kaya tinitimbang ko pa din talaga. Tsaka naghahanap pa rin ako ng tawag dito yung sa shocks. Naghahanap pa rin ako ng gagawa ng shock ulit dahil ipapaayos ko nga itong shocks natin. Ipaparepack natin ng bago. Pero lowered pa din ang gagawin natin. Ilo-lowered pa rin natin to. Iaangat lang siguro natin ng onte para meron pang play kahit papaano. Diba nga, dahil nga nawala na yung play nito kasi halos 2 inches yung binaba. Hindi man halos, as in 2 inches yung binaba ng shocks natin eh. Ayun o, matigas siya eh. Parang gano'n ganito eh, nabubugbog yung katawan ko. Tsaka nawala naman nga yung lagutok, pero kumakalabog. Kumakalabog ba? Tsaka minsan kasi pag yung biglaang luba, parang ano, parang mapapabitaw sa manibela mo. Kapag parang walang play kasi yung manibela, yung shocks mo sa harap, parang di nabibigla, hindi yung gumaano lang, hindi yung bumababa
bumababa, umakit lang yung paghawak mo sa manibela. Parang bigla ang ka mapapabitaw na pag ano niyo. Eh, naisip-isip ko yun nung nagtagaytay kami. Doon ko siya naramdaman na delikado nga, lalo na kung naka high speed ka. Tapos bigla kang mapabitaw. Eh, hirap na magwigil yung manibela mo. Madisgrasya tayo, di ba? Tsaka yung mga ganito kasi pag lowered yung sa pormahan ba na ganito yung motor mo, as in looks lang talaga, tis pogi, tis pogi ba. Nihingal ako sa init, hindi ko alam bakit, grabe init ngayon. Nakababa na yung ano ko, yung mask ko, naka ano na yung sa ilong, pero ang init, nahapo ako sa init, ano, sa init nahapo ako, nihingal ako, nahabol ko hining ako eh kapag nagsasalita eh. Kahit pahinto-hinto ako mag-vlog, men. Hinto-hinto ako magsalita ngayon. Sensya na. Ay, grabe init. Kaya sa mga ano, ingat-ingat tayo. Di rin ang mga pag-focus sa pag-vlog dahil sa init. Kaya pasensya na kung yung video natin eh halo-halong content na. Baga, ganitong content, chapsuy na. Chapsuy na yung content natin. Ang init kasi talaga, sobra. Ay, kaya mga driver, ang init din ng ulo eh kapag ganito eh. Grabe sa init, sir. Painit, sir. Pasensya na. Hindi talaga ako makapag-pause sa pag-vlog ngayon. Ay, parang mali yata yung ginawa ko na ngayon ako nag-vlog ah, dahil sa init. Grabe. Yan nyo, bawi ako sa inyo mga idol kapag ka medyo okay-okay. Tsaka yun nga, mga niluluto kong content sinabi ko na ngayon para at least na may idea na kayo dun sa mga content na ilalabas ko. At mga kung binabalak nyo rin na gawin yon, eh kung mahintay nyo pa no, yung vlog kong yun, no, sana nandyan pa din kayo, no. Siguro para gawin na lang natin tong magpapasalamat sa mga subscriber natin dyan, no. Meron na tayong 1,250 na subscriber dyan. Maraming salamat sa inyo. Sana dumami pa tayo. Hanggang sa muli, guro. Ito ko nalabusin yung vlog. Maraming salamat sa inyo. Tabu. Ay, ang init, sir. Oh,